morning, guys. Ngayon ang ulam natin ay yung pinitas natin kahapon na cookie. Ayan, nakakita tayo. At hindi na tayo mahihirapan maghanap ng fuki, guys, kasi dun sa pinupuntahan natin na malapit dun sa farm ko ay eto lang pala, meron pala tayong makukuhanan at hindi na rin pinupuntahan yung lote na yun, kaya free tayong kumuha ng ganito. Syempre magpapaalam pa rin tayo sa kapitbahay na kung saan ay nakakakilala dun sa taong may-ari ng lote na kinukuhanan natin ito. Gagawin lang natin ay tatanggalan natin siya ng dahon kasi hindi kinakain yung dahon dito. So ayan, ganyan kadami nakuha natin at hindi kaagad natin siya naluto kaya medyo parang nalanta yung itsura niya, no? At ang tataba ng kanilang fuki doon. At ang ilalahok lang natin dito, guys, ay pakpak ng manok. Ayan, kung saan ay titimplahan na muna pala natin to bago tayo mag-proceed dyan sa pagtatanggal natin. Kasi para may lasa na yung ating manok. Ayan. So asin at bechin. Para lang magkalasa sila pag ginisa natin siya mamaya. Hindi tayo maglalagay dito ng paminta, guys. Asin at bechin lang talaga. Pagluluto nito, guys, kailangan ay talaga naka-gloves kasi nagmamansya to sa kamay. Tsa. So ang gagawin natin, ilalaga na muna natin siya para mawala yung kanyang dagta. Para pag binalatan natin siya ay hindi na natin kailangan mag-gloves. Konti lang yung kinuha natin kasi nahiya ako dahil hindi naman atin yun. So guys, ang gagawin natin, magpapakulo lang tayo ng ating tubig at lalagay lang natin ng konting asin. Ito yung para mas mabilis natin silang mabalatan na hindi tayo madadagtaan sa kamay. Pagpulo na niya, saka natin to ilalagay. Makikita nyo, guys, para siya nagbabrown. Yan yung dagta niya na iwawash lang natin dito sa ating kumukulong tubig. Yan. Tapos, hugasan lang natin siya sa tubig na malamig para mabalatan natin siya. Ganito lang yung gagawin ninyo. Yan. Kukuhanin nyo lang yung nasa gilid niya na parang balat niya, saka ninyo hihilahin. Ganyan lang yung gagawin natin. Kukunin lang natin itong dulo. Ayan. Minsan sumasama yung makapal na balat eh. Pagka ganun, hahati siya sa gitna. Kaya kailangan yung matataba talaga na ganito yung kinukuha natin. At pag bagong pitas, yun yung maganda na binabalatan talaga kasi malutong-lutong pa. Although magdadagta naman yung kamay nyo. Ayan. Tapos sasabay-sabay nyo lang hilahin. Ano ang lasa niya, guys? Mamaya i-flex natin kung ano yung lasa niya. Talagang sobrang sarap na ito, promise. Ewan ko lang sa iba kasi yung kaibigan ko hindi niya kapit. Ayan. Ganyan lang yung gagawin natin. Saka natin siya hihiwa-hiwain mamaya. Guys, naghiwa lang tayo ng sibuyas natin and then nabalatan na natin siya. Napakahirap magbalat. Tingnan niyo yung kamay ko. Oh, puro dagta, diba? Eto. Pero nilaga pa natin yan. Kapag hindi pa natin nilaga yan, mas maitim yan ang ating kamay at nagmamansya talaga siya. At ayoko rin naman kasi mag-gloves, napakatrabaho din. So, ang gagawin lang natin, guys, eto, hahatiin lang natin siya ng ganyang kalalaki. Napakaganda ng kanyang itsura, diba? Light green. Sayang lang, hindi tayo nakabili, guys, ng tsuyu na kulay puti lang. Yung plain tsuyu lang. So, iwain lang natin siya, guys, ng ganyang kalalaki. Guys, magigisa na tayo. Ang gagawin lang natin ay igigisa natin yung ating sibuyas. Hindi tayo gagamit dito, guys, ng bawang. Ay, hindi pala nasindihan yung ating apoy. So, ayan. Ang gagawin lang natin dyan, guys, igigisa lang natin itong ating sibuyas at yung ating yung ating manok. Ayan. Ayan, guys. Tapos, igigisa na rin natin itong ating manok. Sama na natin igigisa itong ating cookie. Gagawin natin dito, tapakapitin lang natin yung ating mantika dito sa ating cookie. Saka natin siya lalagyan ng konting tubig. Lalagyan lang natin siya, guys, ng isang basang tubig para yan yung pagpapakuluan niya. And then, magtitipla lang tayo ng tuyo
Maganda guys, kapag gagamit tayo ng tuyo ay yung puti para hindi siya magiging kulay brown. Kasi naubusan ako. At maglalagay din tayo ng honey. So ayan na guys, at luto na, pwede na tayong kumain. Hindi natin yung pwedeng pakuluan ng matagal. Patayin na natin yung ating apoy. At, ang bango niya guys. Okay. Thank you guys, at eto na yung ating niluto. Siyempre, i-flex natin kung ano yung lasa ng puki. Bukod sa puking matambok, ay puking napupulot. Ayan. So, titikman natin guys kung ano ang lasa ng puki para malaman nyo. Itadakimasu! At ito na yung pinaka-lunch natin. Medyo crunchy pa siya guys kasi hindi natin siya masyadong pinakuluan. Actually, yun ang gustong-gusto ko dito, yung half-cook lang. Diba? Yung lasa ng suyo, tas konting tamis, tas nilagyan natin ng konting anghang, guys. Perfect. Iba eh, mabango. Pero ewan ko bakit hindi bet siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi siya bet ng iba. Yung ang kaibigan ko ayaw din ng ganito eh. Kaya yung asawa niya pag niluluto, ako ang kumakain. Sarap, guys. Umaningay. Pag nasobrahan kayo ng pakulo, lalambot siya. Hindi ako nasasarapan. Kasi dati gumawa ako nun, nasobrahan ng lambot. Hindi ako masyadong nasarapan. Masarap pa talaga yung half cook pa lang. At yung manok natin guys, ganun din. Hindi masyadong napakuluan, kaya napaka-juicy niya. At kung makikita nyo, ayan, parang matambok-tambok pa talaga siya. At no need ng kanin. Narinig nyo? Ang sarap. Hindi siya lasang sitaw, hindi siya lasang gabi. May amoy siya guys na yun yung gustong gusto ko, na nababanguhan ako sa kanya. Yung amoy niya parang mabango eh. Alam niyo yung green plants, may naaamoy tayo dun. Hindi ganun ka tapang yung amoy niya. Hindi siya mapait. Bango-bango ako sa kanya guys. Masarap talaga itong luto na to guys kapag medyo manamis-namis talaga siya. Kaya pag wala kayong honey, pwede kang gumamit ng asukal. Sarap. So, seryosoy muna ng lola nyo.